Purihin ang ating mga Panginoon. Mga minamahal, tayo po lahat ay tumayo na po sapagkat tayo po ay darako na po sa banal na pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po lahat ay tumayo po sapagkat tayo po ay makikinig na po ng banal na Ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Kristo. Ito po ay dadalhin bilang co-preacher Mark Nual. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Albert Arevalo. Praise God. Manalangin po tayo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, isang nagdalangin ng aming minamahal, ginagalang mga pastor, Willis Reda Almeda, mahal na Panginoon, maraming pong salamat sa mga naunang bahagi na yung panalagawa, na yung pinagpala, mahal na Panginoon, na kami iyong sinamahan, ibinuhos ang iyong napakatamis at banal na presensya. Nagbigay po ng kagalakan sa aming mga puso at kapayapaan. Salamat sa iyong pag-ibig na palaging ipinadarama sa amin, bagamat hindi kami karapat-dapat, maraming pagkukulang, mga kahinaan, pagkakasala sa balaharapan, subalit patuloy mo kaming iniibig at minamahal, mahal Panginoon. Maraming salamat po. Narito po kami, mahal Panginoon, sa pakikinig po at pag-aaral ng banal na salita. Bago ang lahat, tapos sa puso kami nagsisisi. Mingi po ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo kami, lalong yabang lingkod, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, dalangin po namin, buksan mo aming puso at pangunawa upang maunawa namin yung banal na mensahe sa umagang ito. Sa ganang akin, alam mo, mahal na Panginoon, ako'y walang magagawa. Sa iyo lamang ako umaasa. Ikaw po maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labi, mahal na Panginoon. Nawa, ang dapat nilang marinig ng iyong mga anak sa umagang ito, lumabas sa aking mga labi, mga Panginoon, maging daloy ng papalang espiritual at sa unat na langin ng aming bilabit, mahal na Pastor Willis Ronald Meda, sama-sama naming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, uri ng hadlang, demons of pride, demons of unbeliefs and doubts, cast out, right now, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Makaupo po tayo, mga minamahal. Praise God. Nais ko muna po magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba. Walang hanggang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala. Diyos na mahabagin, punong-puno ng pag-iibig, pagmamahal sa ating lahat. Praise God. At ako po'y nagpapaabot ng doble paggalang at respeto sa ating minamahal at ginagalamahal na Pastor Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Praise the Lord. At pagpapaabot na ng mapagpalang umaga to the beloved children, the whole Almeda family. Binabati rin natin ang ating mga live webcast viewers na mga nakaantabay sa mga oras na ito sa iba't ibang dako ng mundo. A pleasant good morning po sa inyo. Pagpalait mo kayong lubos na ating mahal na Panginoon Jesus. Patuloy po kayong umantabay sa ating live live stream sa araw na ito, praise God, upang kayo po ay maabot ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon, maging sa ating beloved ordained preacher, sampu ng kanyang mga loved ones, mapagpalang umaga po sa aking kapwa mangaral, kapwa manggagawa, beloved elders of the church, beloved instrumentalists, square members, at sa inyo po mga minamahal, isa pong mapagpalang umaga. Everybody say praise the Lord. Gising pa po ba tayo mga minamahal? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Tayo po mga minamahal, ituloy-tuloy na sa maiksing pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong pinamagatang, The Power of Fervent Prayer, mga minamahal. The Power of Fervent Prayer, sa Tagalog, Kapangyarihan ng Maningas na Pananalangin. Kindly basahin po natin mga minamahal ating key verse. Magkasunod po, Philippians chapter 4 verse 6, sundan agad ng James chapter 5 verse 16. Kindly po. Dito po sa Filipos kapitulo 4, ang talata po ay 6, minamahal na sulat ng ganito. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Excuse me po. Filipos 4:6 po. Philippians. Sorry po. Dito Amen. Po sa Filipos, kapitulo po 4, ang talata po ay 6, minamahal, nasulat po ng ganito. Filipos 4, ang talata po ay 6. Amen.
Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Amen. Santiago 5:16, kindly po. Dito po sa aklat ng Santiago, kabanatang 5, talata 16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang magagawa ng nagmaningas sa panalangin ng taong matuwid. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po magpapala ng kanyang mga banal na salita. Praise the Lord. Mga minamahal, ang Kristiyanong walang maayos na panalangin ay wala pong kapangyarihan. Everybody say amen. Dahil ang panalangin ay ang daan upang tayo po ay makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang panalangin ang paraan ng ating pakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga, ang isang Kristiyanong tamad manalangin ay madalas mahina ang pananampalataya, mga minamahal ko. Mahina po ang buhay espiritual niya kapag ikaw ay tinatamad manalangin, mga minamahal. Madali kang mag-alala, madali kang matukso, madali kang ma-discourage, mga minamahal. Madaling matisod, at madalas ang makikita mo puro negatibo na, mga minamahal. Kapag nagkukulang ang Kristiyano sa pananalangin, mga minamahal, isa pang epekto nito sa ating buhay espiritual, tumatagal ang mga katugunan sa ating mga kahilingan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, ang panalangin natin sa Diyos ay ang daan upang siya po ay ating suyuin, mga minamahal. Everybody say amen. Upang suyuin natin ang mahal na Panginoon sa ating mga kahilingan, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. At sa pamamagitan din po ng pananalangin natin, dyan tayo nakakapagpasalamat sa Diyos, mga minamahal. Kaya nga sabi ng ating keepers, mga minamahal, huwag tayo mga balisa sa anumang mga bagay, mga minamahal ko. Bagkus, idaan sa panalangin ng may pagpapasalamat, mga minamahal. Ang mga anak ng Diyos kasi, mga minamahal, hindi tayo pwedeng magkulang po sa panalangin, mga minamahal. Hindi po talaga pwede, mga minamahal. Dahil kapag ang isang anak ng Diyos, mga minamahal, ay nagkulang sa pananalangin, ano yung nangyayari, mga minamahal? Nabubuksan ang pintuan upang tayo po, mga minamahal, ay magkaroon ng pagkakasala sa ating mahal na Panginoon. Kapag ang isang Kristiyano nagkulang sa pananalangin o ang isang Kristiyano, lack of prayer, mga minamahal, mahina ang iyong kalasag, mga minamahal. Mahina ang iyong baluti, mga minamahal. Kaya nabubuksan ang pintuan ng kaaway na ikaw ay matukso, magkasala, makagawa ng mga maling bagay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng magkulang sa ating pananalangin. Everybody say praise the Lord. Kapag hindi po tayo nakakapanalangin na maayos, mga minamahal, diyan tayo makakaramdam ng mga pagkabalisa, mga minamahal ko. Diyan tayo makakaramdam ng pag-aalala sa ating mga buhay, pag-aalala sa ating mga pangangailangan, pag-aalala sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok, mga minamahal, kapag tayo ay nagkulang ng panalangin. Bakit? Dahil kapag ang isang Kristiyano nananalangin, mga minamahal, kung maiksi ang panalangin mo, kaunti ang kapangyarihan mo. Pero kapag mahaba ang panalangin mo, marami ang kapangyarihan mo. Everybody say praise the Lord. Kasi mga minamahal, kapag ang mananampalataya, nagkaroon ng mahabang pananalangin sa ating mahal na Panginoon, mahaba ang iyong pakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon, marami kang nahihigop na lakas sa kalangitan, mga minamahal ko. Kasi mga minamahal, ang pananalangin ang kaisa-isang paraan, mga minamahal, upang tayo ay makipag-usap directly sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Walang ibang paraan, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng pananalangin, diyan lahat nagsisimula, mga minamahal, ang tagumpay ng isang Kristiyano, mga minamahal ko.
sa pamamagitan ng maningas na pananalangin, diyan mo madarama ang banal na presensya ng Diyos, mga minamahal. Kaya napakahalaga ng pananalangin sa buhay ng isang mananampalataya, mga minamahal. Hindi ka masasabing tunay na anak ng Diyos. Hindi ka masasabing isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, kapag hindi ka naglalaan ng oras mo, ng panahon mo, para manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya, yung mga tagumpay na Kristiyano, mga minamahal, ang kanilang mga naging sikreto, full of prayers, mga minamahal. Maraming pananalangin ang kanilang inilaan, mga minamahal ko. Alam niyo, mga minamahal, sa Biblia, kapag pala po ang isang Kristiyano ay hindi mapanalanginin, ito po pala ay kasalanan sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Na kapag tayo po pala, mga minamahal, hindi naglalaan ng oras sa ating mahal na Panginoon, kaya nga, kamusta kaya ang ating prayer life, mga minamahal? Kamusta ang ating personal devotion, mga minamahal? May mga Kristiyano pa kayang gumigising na madaling araw upang manalangit magbasa ng Biblia? Magsabi ng praise the Lord. Konti na, mga minamahal. Konti na. Pero, mga minamahal, alam nyo, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ay nagtagumpay dahil po sa mahabang pananalangin. Maningas na pananalangin, mga minamahal. Kung dati-rati ikaw ay bumabangon sa madaling araw, kahit anong pagod ng iyong physical pangatawan dahil sa iyong trabaho, dahil sa iyong pag-aaral, kahit gaano kang kabisi, bumabangon ka lang alas 2 na madaling araw, alas 3 na madaling araw, nananalangin ka sa mahal na Panginoon, nakikipag-ugnayan ka sa Diyos, grabe ang kapangyarihan na natatanggap mo sa mahal na Panginoon. Kaya nga noon, mga minamahal, nung ganoon pa tayo, hindi tayo matibag ng pagsubok. Hindi tayo basta-basta kayang takutin ng kaaway. Hindi tayo basta-basta natitisod, mga minamahal. Gusto ng mahal na Panginoon na ibalik po natin yan, mga minamahal ko. Dahil hinahanap ng Diyos yung mga panahon na ikaw ay bumabangon na madaling araw kahit napakahirap, mga minamahal. Nag-a-alarm ka talaga, napakahirap. Babangon ka, gigising ka, makikipag-ugnayan ka sa Diyos. Doon nangungusap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sariwang-sariwa ang kanyang mga tugon sa iyong mga kahilingan, sa iyong mga dalangin. Mangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita, sa pamamagitan ng mga bersikulo sa Biblia, mga minamahal. Everybody say amen. Naniniwala ako lahat ng Kristiyano na experience yan, mga minamahal. Kaya kung tayo ay, kung dati tayo, mga minamahal, ay mapanalanginin kahit sa panahon na napakahirap ng ating pakiramdam, madaling araw, bumabangon ka para magbukas ng Biblia at manalangin, makapag-ugnayan sa Diyos, inahanap yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Kagaya po lang sabi ko kanina, mga minamahal, kapag tayo po pala hindi mapanalanginin, kasalanan pala sa harapan ng Diyos. Kindly, 1 Samuel chapter 12, verse 23 po. Dito po sa unang Samuel, kapitulo 12, versikulo 23. Sa kasaganang akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Amen. Amen. Malalim kasi yung Tagalog, mga minamahal. Paglilikat, parang inyong pagliliban sa pananalangin, mga minamahal. Kasalanan pala. Kasalanan pala sa isang Kristiyano ang hindi manalangin, mga minamahal. Ito po pala ay nagiging kasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Bakit kaya? Alam niyo, mga minamahal, dahil ayaw po ng Diyos na tayo ay malamig sa ating relasyon sa Kanya, mga minamahal. Gusto ng mahal na Panginoon na tayo po ay palagi nakikipag-usap sa Diyos, mga minamahal ko. Kaya nga, mahihalin tulad po tayo, mga minamahal, sa isang magkasintahang nakatakdang ikakasal, mga minamahal. At ang magkasintahang ito ay hindi pa magkasama physically. Parang tayo, mga minamahal. Tayo ay nakatakdang ikasal sa ating pinakamamahal na Panginoon. We are the bride of Jesus Christ, mga minamahal. Ang iglesia ng mahal na Panginoon, ito ang bride of Jesus Christ na sa oras ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sa araw ng ating katubusan, mga minamahal, in the day of rapture, tayo ay ikakasal sa ating mahal na Panginoon. Subalit sa ngayon, hindi pa natin kapiling ang Diyos na
physically, harapan, mga minamahal. Ganoon din ang magkasintahan. Yung baba, yung lalaki ay nasa ibang lugar, mga minamahal, subalit sila'y nakatakdang ikasal. Yung lalaki nasa ibang lugar, mga minamahal, hindi pa sila magkasama. May inihintay pa silang tamang panahon ng kanilang takdang araw ng kanilang pagkasal, mga minamahal. So paano ang magiging, ano yung kanilang gagawin, mga minamahal, upang maging matibay ang kanilang relasyon? Bagamat sila ay hindi magkasama physically, mga minamahal. Ano yung kanilang gagawin, mga minamahal? Sa panahon natin, ano ba ang ating ginagawa? Habang hindi pa magkasama ang magkasintahan, mga minamahal, ano ang kanilang ginagawa, mga minamahal? Palaging may communication. Everybody say amen. Diba, mga minamahal? Napakahalaga niyan sa isang relasyon. Yung communication, mga minamahal. Bagamat hindi mo kasama yung iyong taong minamahal physically, mga minamahal. Subalit kayo ay palagi magkausap, mga minamahal. Yung inyong relasyon na nananatiling matibay. Ganoon din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat hindi pa natin nakita ang Diyos physically, mga minamahal. Subalit sa pamamagitan ng ating maningas na pananalangin, palagi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Lalong tumitibay ang ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga mga minamahal, bagamat hindi ba magkasama yung magkasintahan lalaki, mga minamahal, physically, dapat mapanatili nila yung matibay na relasyon, mga minamahal. Kasi yung pakikipag-usap palagi sa isa't isa, yung communication, mga minamahal, yan yung maglalayo doon sa magkasintahang lalaki para hindi matuon sa ibang bagay ang kanilang mga isip, mga minamahal. Para hindi matuon, mga minamahal, sa ibang tao ang kanilang mga damdamin, mga minamahal ko. Dahil kapag ang magkasintahan na nakatakdang ikasal at sila hindi na nag-uusap ng madalas, mga minamahal, bagamat sila may kasunduan na sila ikakasal, ang mangyayari, malalamig ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Bakit? Hindi na kayo nag-uusap eh. Hindi na kayo nagkakamustahan. Yan ang nangyayari sa ating mundo, mga minamahal. Kaya maraming pamilya ang nasisira. Mga minamahal, ako ay galing po sa Middle East. Maraming kwento akong narinig, mga long distance relationship na mga mag-asawa, mga minamahal, nasira ang kanilang pamilya. Bakit? Hindi na nag-uusap palagi. Everybody say praise the Lord. Tignan niyo, mga minamahal, miski sa buhay po ng mga sanlibutan, yung communication, mga minamahal, yung pakikipag-ugnayan sa bawat isa ay napakahalaga. Mas lalong higit sa ating buhay, espiritual, mga minamahal. Kaya gusto ng mahal na Panginoon, tayo ay palaging nananalangin, na tayo ay palaging nakikipag-ugnayan sa Diyos upang ating mga puso at isip ay manatiling nakatuon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siyempre, palagi mong kausap ang mahal na Panginoon. Pag palagi ka nakikipag-ugnayan sa Diyos, madarama mo ang mahal na Panginoon. Bagamat hindi mo siya kasama physically, mararamdaman mo siya. Parang kinakausap mo siya, mga minamahal. Parang tumutugon din siya sa iyo, personal, mga minamahal. Kaya mangyayari, yung puso at isipan mo, hindi yan maitutuon sa sanlibutan. Hindi ka malilinlang ng mundong ito, mga minamahal ko. Hindi ka malalamig sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi lagi ka nakikipag-ugnayan sa Diyos, mga minamahal. Everybody say amen. Sa madaling salita, mga minamahal, yung communication ay napakahalaga. Yung ating communication sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon ay yung pong pananalangin natin. Kinakailangan manatili ito, hindi ito pwedeng mawala, mga minamahal. Hindi pwedeng mawala dahil ito po yung nagpapatibay ng ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nang sa ganun, mga minamahal, tayo po ay hindi basta-basta maagaw, mga minamahal, ng kaaway. Kasi kapag puno prayer ka, mga minamahal, ang isang Kristiyanong punong-puno ng pananalangin, mga minamahal, sigurado yan, punong-puno ka ng kapangyarihan. Pag punong-puno ka ng pananalangin, punong-puno ka ng wisdom na nagmumula sa Diyos. At kapag punong-puno ka ng wisdom, mga minamahal, hayag na hayag sa iyo ang gawa ng kaaway. Papalapit pa lang ang kaaway, nakikita mo na ang kanyang pagkilos. Nalalagpasan mo na. Naiiwasan mo na. Everybody say amen. Kaya nga mga minamahal, hindi masasabing matibay ang isang
ang iyong relasyon sa mahal na Panginoon kapag ikaw ay tamad manalangin sa Diyos. O ikaw ay nananalangin nga, subalit napakaiksi ng iyong panalangin, mga minamahal. Kasi sa pamamagitan ng iyong pakikipag-usap sa Diyos, sa pamamagitan ng iyong pananalangin, nakikita ang iyong kondisyon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tamad ka manalangin, kung maiksi ka manalangin sa ating mahal na Panginoon, hindi mo ganoon iniibig ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ganun yan, mga minamahal. Diyan nga nagsisimula yung paghihiwalayan ng mga mag-asawa. Lalo na't long distance, mga minamahal. Dati, araw-araw, magkausap si Mr. at si Mrs. Video call. After 1 year ng, ni Mr. sa ibang bansa, ano nangyari? Once a week na lang. After 2 years, ano nangyari? Once a month na lang. After 3 years, 4 years, 5 years, mga minamahal, hindi na totally nag-usap. Ganoon. Ganoon ang mangyayari. Kapag ang isang Kristiyano tamad, makipag-ugnayan sa mahal na Panginoon, ang mangyayari, makakasanayan mo yan. At kapag yung isang bagay, mga minamahal, ay nakasanayan mo na katamaran ang pananalangin sa mahal na Panginoon, magiging karakter mo na yan. At kapag naging karakter mo na yan, mga minamahal, yan na ang maglalayo sa'yo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Una na nanalangin ka sa isang araw, isang beses, isang minuto, tumagal, habang tumatagal, dahil marami kang ginagawa, busy ka sa trabaho, busy ka sa pag-aaral, nananalangin ka segundo na lang. Yung bago matulog, yung papikit na ang iyong mga mata. Hanggang sa sumunod ng mga panahon, wala nang maayos na panalangin. Kaya mga minamahal, kapag naging ganyan po ang ating kondisyon ng ating prayer life sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kinakailangan nating ayusin yan. Huwag nating pabayaan na magtuloy-tuloy po ang ganyang prayer life natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi kapag ganyan na ang prayer life mo sa mahal na Panginoon, nagpapakita, tumatabang na ang pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ano po ba nangyayari, mga minamahal, kapag tayo ay nananalangin? Kapag ang Kristiyano ay nananalangin, ano-ano nangyayari sa ating espiritual na buhay? Ang sabi po ng ating mahal na pastor, mga minamahal, kapag ang isang Kristiyano ay nananalangin, sinsirong nananalangin, maningas na pananalangin, ang unang-unang nagiging epekto niya, mga minamahal, nanginginig po ang mga demonyo, mga minamahal. Yan ang sabi ng ating mahal na pastor. Nanginginig ang mga demonyo kapag ang isang Kristiyano nanalangin ng mga minamahal at sila po ay tumatasik milya-milya palayo-palayo sa atin, mga minamahal ko. Tingnan nyo, mga minamahal, kapag pala tayo ay nanalangin na grabe na pala ang takot ng demonyo sa atin, mga minamahal, milya-milya yung itinatasik. Eh, kung milya-milya itinatasik, ibig sabihin, walang makalapit na demonyo sa'yo kapag full of prayer ka, mga minamahal. Dahil kinakatakutan po ng mga demonyo ang isang Kristiyanong punong-puno ng panalangin, mga minamahal. Ilagpo ang kaaway ng Diyos sa mga Kristiyanong palagi pong nananalangin. Everybody say amen. Kapag nagkulang ka ng panalangin, ano mangyayari, mga minamahal? Hahamakin lang ng Diablo. Hahamakin ka lang ng demonyo, mga minamahal. Yung pagsisumikap mo, hahamakin lang ng Diablo yan. Bawat ginagawa mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kapag walang kasamang panalangin, mga minamahal, hahamakin lang yan ang kaaway ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga, bilang isang mga tunay na mga anak ng Diyos, mga minamahal, kinakailangan po, tayo po ay naglalaan ng sapat na oras sa ating mahal na Panginoon, sa ating pananalangin. Hindi po tayo manalangin dito lamang sa loob po ng ating bahay-sambahan. Mga minamahal, pwede tayo manalangin sa loob ng ating mga tahanan. Pwede tayo manalangin habang tayo bumabiyahe. Pwede tayo manalangin sa loob ng ating mga trabaho, mga minamahal. Kinakailangan, mga minamahal, naglalaan ng oras. Kinakailangan palaging sariwa ang iyong pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi pwede yung nanalangin ka kahapon at ngayong araw na ito, hindi ka naman nananalangin, mga minamahal. Kinakailangan steadfast. Kinakailangan laging sariwa ang iyong pakikipag-usap sa Diyos. Nang sa ganun, sariwa din ang kapangyarihan na iyong nakukuha sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi mga minamahal, bawat araw magkakaiba yan ang pakikipagbaka. Mga minamahal, maaaring yung panalangin mo kahapon, nagamit mo na yung kapangyarihan mo, kaya ka nakauwi ng payapa
sa iyong tahanan. Nanalangin ka kahapon, nakauwi ka ng payapat ligtas sa iyong tahanan dahil pinag-ingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Subalit, iba na naman ang kinabukasan, mga minamahal. Hindi mo na naman alam kung ano ang mga pwedeng mangyari, mga minamahal ko. Kaya kinakailangan panibagong pananalangin na naman ang gagawin ng isang anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kinakailangan mas makapangyarihan tayo sa dyablo, mga minamahal. Kinakailangan ang anak ng Diyos, kinakatakutan ng demonyo, mga minamahal ko. Hindi tayo yung natatakot sa demonyo, mga minamahal. Kinakailangan yung demonyo natatakot sa atin. Kinakailangan lumalayo yung demonyo sa atin. Everybody say amen. Mangyayari lamang yan kapag ang isang Kristiyano punong-puno ng pananalangin sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dapat ang anak ng Diyos nananalangin ng walang patid. Basahin po natin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Kindly po. Unang Thessalonica, kapitulo po, 5 talata po ay 17, minamahal, na sulat ng ganito. Magsipanalangin kayong walang patid. Amen. Amen. Magsipanalangin kayong walang patid. Inutos ng Diyos na manalangin tayong walang patid, mga minamahal. Hindi naman po ibig sabihin ng Bible dyan yung buong panahon ng ating buhay, tayo po ay nakapikit at nakayuko, mga minamahal, at wala na tayong ibang gagawin. Hindi naman po yan ang ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin po niya, mga minamahal, may ipinapanalangin ka, mga minamahal, at nariyan na hindi pa tinutugon ng mahal na Panginoon, huwag mong i-give up yan. Huwag mong itigil yung ipinapanalangin mo. Bagamat wala bang tugon ng mahal na Panginoon, ipagpatuloy mo yung pananalangin mo. Kaya nga ang sabi, magsipanalangin, walang patid. Pray without ceasing, ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Huwag kang tumigil, suyuin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ipagpatuloy mo, bagamat hindi mo pa nakikita, mga minamahal. Kasi minsan, dumarating yung time na parang nawawalan tayo ng pag-asa. Bakit? Napakatagal na nagdalangin ito. Pero wala pang tugon. Mga minamahal, hindi natin pwede diktahan ang Diyos. Alam ng Diyos kung kailan niya ibubuhos ang pagpapala sa atin kapag tayo ay karapat-dapat na, mga minamahal. Kaya nga kapag ikaw ay patuloy nananalangin, mga minamahal, bagamat wala pa ang katugunan, patuloy mong sinusuyo ang Diyos, doon makikita ng Diyos na ikaw ay karapat-dapat na sa pagpapala para sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Pero minsan dumarating yung lupay-pay yung physical na pangangatawan natin, mga minamahal. Lahat naman tayo napapagod. Lalo na po kayo, may mga trabaho, mga minamahal, na minsan, gustuhin mo mang manalangin, talagang pagod na pagod ka. Sobrang antok na antok ka. Pero ano yung dapat mong gawin doon? Pagka ganun yung nararamdaman natin, mga minamahal, ano po yung dapat natin gawin? Kapag hirap, parang yung pakiramdam mo, ayaw mong manalangin. Dahil pagod ka, doon ka lalong manalangin, mga minamahal. Yung physical body mo, ayaw manalangin dahil sa pagod. Pero paglabanan mo, mga minamahal. Kapag hirap na hirap ka, pero nanalangin ka pa rin, nakipag-ugnayan ka pa rin sa ating mahal na Panginoon, dyan malulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dyan mabilis ang katugunan, mga minamahal. Everybody say amen. Subukan niyo po, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal ko. Kasi yung simpleng panalangin, mga minamahal, yung napaka-iksi, ang resulta niyan, mga minamahal, parang alam niyo yung patak ng ulan sa simento. Kada patak, mga minamahal, hindi mo alam kung tumatalab doon yung tubig sa sahig. Pero kapag tumagal lang tumagal ang panahon at palaging napapatakan yung iisang direksyon ng semento, mga minamahal, magtataka kayong semento mo butas na. Nangyayari yan, di ba, mga minamahal? Lalo na kapag umuulan. Pero bago mabutas yung semento ngayon, mga minamahal, kinakailangan mo ng manalangin, dahil yung panalangin mo simple lang, kaya matagal yung epekto. Pero kapag nanalangin ka ng maningas, mga minamahal, alam niyo yung maso, yung malaking martilyo, pag hinampas mo yan sa simento, basag agad. Ganoon ang resulta na panalangin maningas. Ganoon ang resulta na panalangin mahaba, mga minamahal. Kaya nakita niyo yung pagkakaiba, mga minamahal. Simpleng panalangin, may katugunan, pero matagal. Kinakailangan bumilang ng panahon. Gaya ng patak ng tubig galing sa bubong, pabagsak sa semento, kinakailangan ng maraming taon bago mabutas yung sahig, mga minamahal. Ibig sabihin, bago tumugon
ang mahal na Panginoon. Pero kapag ang iyong dalangin ay maningas, mga minamahal, isang hampas lang ng martilyo na malakas sa semento, basag. Ganoon ang pagtugon ng mahal na Panginoon. Kapag maningas ang iyong pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say amen. Kaya nga mga minamahal, yung sinasabing maningas na pananalangin, kapag ikaw ay nanalangin, kahit nasa ang dako, pwede mga minamahal. Yan yung sinasabing maningas na pananalangin. Kahit sa ang dako, mga minamahal, nakikipag-ugnayan ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga yung banal na gawain po natin, mga minamahal, pinangunahan po ng ating beloved pastor, ano yung ginagawa ng ating mahal na pastor, mga minamahal? One day before banal na gawain, or yung madaling araw bago magsimula ang banal na gawain, ano ginagawa ng mahal na pastor? Madaling araw, nananalangin na siya. Nananalangin na po ang ating mahal na pastor. At kapag during gawain na, ano ginagawa ng ating mahal na pastor? Nakalood, nananalangin na rin. Nananalangin pa rin. Kaya ano yung resulta, mga minamahal? Grabing kabangyarihan ng Diyos ang bumababa sa banal na gawain, mga minamahal. Maraming karamdaman ang gumagaling. Grabe ang kapuspusan ng banal na espiritu, mga minamahal. Kaya ang sikreto, mga minamahal, ng ating pagtatagumpay sa ating mga pagsubok, sa ating mga problema, maningas na pananalangin, mga minamahal. Everybody say amen. Ano pa ang naidudulot ng panalangin sa buhay natin, mga minamahal? Kapag full prayer tayo, nagiging matatag po tayo, mga minamahal. Nagiging matapang ang isang Kristiyano kapag punong-puno ka ng pananalangin, mga minamahal. Kaya kahit umarap ka sa demon possessed, mga minamahal, hindi ka matakot, mga minamahal. Yung mga tao sa sanlibutan, kapag nalaman nila, sinaniban na masama ang espiritu ang isang tao, takot sila. Hindi nila alam ang kanilang gagawin, mga minamahal. Pero kapag ang isang anak ng Diyos, mga minamahal, full of prayer, mga minamahal, kahit ipadala ka para manalangin sa may mga inaaniban na masamang espiritu, hindi ka matakot, mga minamahal. Ang demonyo pa ang matatakot sa iyo. Everybody say praise the Lord. Kahit umarap ka sa mga positibo sa COVID-19, mga minamahal, basta full of prayer ka, wala kang ipangangamba, mga minamahal. Kasi kapag ang isang Kristiyano lagi nananalangin, tumatapang tayo, mga minamahal. Nagiging matapang tayo. Bakit? Kasi nakakahigop tayo ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At kapag nananalangin tayo, alam natin na sumasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kindly po, Matthew chapter 18, verse 18, mga minamahal, basahin po natin. Dito po sa aklatang Mateo, kabanatang 18, talata po ay 18. Ganito po pagkakasulat. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen. God bless you po. Sa pamamagitan po ng ating pananalangin, mga minamahal, napakagandang bersikulo. Kapag pala diniklera natin ang isang bagay dito sa lupa, sa pamamagitan po ng ating dalangin, ito po ay kinakalagan sa langit at ito po ay papangyarihin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ito po ay nangyari sa mga panahon ng propeta, mga minamahal ko. Nung panahon po ng mga propeta, kagaya po ni Propeta Elias, mga minamahal. Nung sinabi niya, mga minamahal, na nanalangin siya sa Diyos na huwag umulan ng 3 taon, mga minamahal, sa Israel, mga minamahal, ito po ay sinunod ng Diyos. Everybody say amen. Idiniklara dito sa lupa, kinalagan sa langit, ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Si Propeta Moises, ano yung sinabi niya sa kanyang dalangin? Na mahawi ang dagat, sinunod din ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, yung kanilang idiniklara dito sa lupa, kinalagan sa langit, ibig sabihin pinagpaging ganap ng ating mahal na Panginoon. Mangyayari din po ito sa ating panahon, mga minamahal. Kapag full of prayer ang isang Kristiyano, anumang sambitin ang iyong labi, mga minamahal, anumang iyong talian dito sa lupa, kakalagan sa langit yan. Everybody say amen. Anumang ating kalagan dito sa lupa, kakalagan sa langit. Kaya kapag full of prayer tayo, mga minamahal,
miski yung ating mga loved ones na aabot ng ating mga dalangin. Yung mga mahal sa buhay mo na wasak na ang buhay, nawala na ng pag-asa, pero ipinanalangin mo sila, mga minamahal, nagsumamo ka sa Diyos, nagkaroon ka ng matinding pananalangin sa mahal na Panginoon. Kumilos ang kapangyarihan ng Diyos na bago ang kanilang buhay. Pinagpala, mga minamahal. Kapag full prayer tayo, mga minamahal, ipatong natin ang ating kamay sa mga may sakit, nagsisigaling, mga minamahal. Naalala ko, mga minamahal, yung isa pong kapatid na nagpa-backup prayer last 2 days ago po yata yun. Taga San Ildefonso, hindi ko po matandaan yung pangalan, mga minamahal. Kinuha lang yung kanyang pangalan at ipinanalangin po ito through phone, mga minamahal. At dito sa pastoral, may sakit pong goiter. Alam niyo, mga minamahal, nakaramdam agad ng ginhawa yung lalaking yon. Hindi pa yun nabautismuhan, mga minamahal. Ganoon lang nagagawa ng panalangin maningas, mga minamahal ko. Makapangyarihan. Pwede yung mangyari sa ating mga loved ones. Kung ating mga loved ones may mga problema sa ibang bansa, kapag ipinanalangin mo sila, maaabot sila ng panalangin, ng maningas. Ang sabi ng Biblia, ang panalangin ng matuwid, mga minamahal, ay makapangyarihan. Kapag nanalangin tayo, mga minamahal, miski yung mga backslider nagsisibalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag nanalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, miski yung mga makasalanan, lumalapit sa paanan ng Diyos. Yan yung epekto, mga minamahal, ng matinding pananalangin, ng maningas na pananalangin, mga minamahal. Kaya nga, kapag ang isang Kristiyano maiksi ang panalangin, mga minamahal, o ang isang Kristiyano nagkukulang sa pananalangin, mga minamahal ko, walang masyadong event ang kanyang buhay espiritual. Walang masyadong nakikitang himala, mga minamahal. Walang masyadong nakikitang kapangyarihan. Kaya nga kapag isang Kristiyano full of prayer, mga minamahal, ikaw mismo maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. At kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, maibahagi mo sa mga tao sa sanlibutan, mga minamahal. Kaya nga, pag ipinatong ating kamay, nagsisigaling ang mga may sakit sa unang dalangin ng propeta ng Diyos, mga minamahal ko, through phone pa lang gumaling, naalala ko rin, mga minamahal, ang isang patutoo. Hindi ko po matandaan anong year, yung isang ating kapatira ng beloved workers, may krusada noon. Alam nyo ito, mga minamahal. May krusada noon, siya po ay naglalagay ng streamer. Subalit, siya po ay nakahawak sa live wire. Yung buhay na, yung live wire, mga minamahal, siguro hindi niya nakita. At ang, hindi ko nagkakamali, 34,000 volts, mga minamahal. Ibig sabihin, napakalakas, napakatindi. Kaya nga yung ating kapatiran na yun, na beloved workers, nung nahawakan niya to, lalaglag siya, tostado, dead on the spot, mga minamahal. So ano yung ginawa sa kanya? Dinala sa ospital, dinala na yata siya dun sa ano, yung parang, kung saan nilalagay na yung mga patay, kinakahayas na yung kanyang balat, dahil na tosta. Pero anong ginawa ng mga beloved workers, mga minamahal? Tumawag sa ating mahal na pastor, sabi ng mahal na pastor, manalangin tayo. Sa pamamagitan po ng phone, mga minamahal, through prayer, kinas out ang kamatayan, nabuhay po yung ating kapatid na yon. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, kung yung patay, mga minamahal, ay nabuhay sa pamamagitan ng panalangin na maningas, sa pamamagitan ng panalangin ng taong matuwid, kaya yung mga problema natin, pagsubok natin, mga minamahal, kaya din niya solusyonan ng ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng ating maningas na pananalangin, mga minamahal. Kaya napakalaki ng diferensya kapag full prayer ang isang Kristiyano at kapag kulang sa prayer ang isang Kristiyano. Kapag kulang sa prayer ang isang Kristiyano, madaling mabalisa. Madaling panghinaan ng loob. Nakakaramdam ng takot, mga minamahal, sa mga nagaganap sa mundong ito. Nag-aalala. Pero kapag full of prayer ka, mga minamahal ko, mga imposibleng bagay na gagawa, mga minamahal, sa pamamagitan ng maningas na pananalangin. Eh, hindi pwedeng magkulang ang isang Kristiyano. Kinakailangan talaga tayo ay may sapat na panahon, sapat na oras, mga minamahal. Kapag ang iyong kalagayan ay sobrang busy mo sa trabaho, na talagang napakahirap kumuha sa iyo ng oras at ng panahon para manalangin ka, mga minamahal, umiyak ka sa Diyos.
Sabihin mo, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng sapat na oras. Gusto ko makipag-ugnayan sa iyo. Mahal na Panginoon, kisingin mo ko sa madaling araw. Eh kung walang ibang chance, mga minamahal, busy tayo sa whole day, sa ating mga negosyo, sa ating mga trabaho, ang pwede mo lang maging libreng oras ay yung madaling araw. Gawin mo yan, mga minamahal. Kasi hindi pwedeng walang panalangin ang isang Kristiyano. Kapag kinulang ka sa panalangin, mga minamahal, maaari ka ba magtagumpayan ang kaaway, mga minamahal ko. Kaya kinakailangan magsakripisyo tayo. Lalo na po ngayon, napakadelikado na ng ating mundo. Alam niyo, mga minamahal, kapag mapanalanginin kang Kristiyano, kapag lagi ka nananalangin, pero minsan napakahirap para sa iyo dumalo dahil busy ka sa trabaho, dahil sa pananalangin mo, dadalhin ka ng pananalangin mo na dumalo sa banal na gawain, mga minamahal. Kaya nga, minsan maraming humahadlang para makadalo ka sa banal na gawain. Pero yung pananalangin mo, hindi mo pinabababayaan, mga minamahal. Yung mga hadlang na yan, aalisin niya ng mahal na Panginoon para makadalo ka sa banal na gawain ng Diyos, mga minamahal. Kaya naman nakakahadlang minsan, mga minamahal, ang mga hadlang upang tayo ay hindi makapunta sa banal na gawain, baka maiksi ang ating panalangin sa ating mahal na Panginoon. Baka kinukulang po tayo ng kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga kapag nananalangin tayo palagi, mga minamahal, yung mga hadlang na yan sa ating pagdalo, sa ating paglilingkod, kayang hawiin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta palagi kang nakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Last verse na po tayo, mga minamahal. Ano yung ibinibilin sa atin ng ating mahal na Panginoon? Matinding bilin, lalo na sa ating panahon ngayon. 1 Peter chapter 4, verse 7. Kindly po, mga minamahal. Dito po sa unang Pedro, kapitulo 4, versikulo 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo ngayon magpakahinahon at magpuyat sa pananalangin. Amen. Amen. Sige nyo, mga minamahal. Magpuyat sa pananalangin. Ito yung sinasabi ko kanina, mga minamahal. Sa madaling araw, magpuyat sa pananalangin. Katulad ngayon na overnight, mga minamahal. Ito ay pagpupuyat sa pananalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, mga minamahal, napakalapit na ng wakas ng lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kaya nga, mga minamahal, wala tayong ibang pwedeng sandigan, mga minamahal ko, sa mga pwede pang mangyari. Mga minamahal, huwag nating asahan na magiging payapa ang mundo. Ang sabi-sabi ng mga ibang bansa, sabi sa, nababasa ko, mga minamahal, sa ibang bansa, ang saya ng mga tao kasi nag-back to normal na raw sila. Dahil bumaba na ang mga cases ng COVID-19, mga minamahal, yan ay panglilin lang ng kaaway. Alam niyo, sa ibang bansa, pinayagan na nila magbukas ang mga palaruan ng mga bata. Pinayagan na nilang buksan yung mga amusement park, mga minamahal. Pinayagan na nila. Dahil ang akala nila, mga minamahal, ay normal na. Ulit ang buhay, mga minamahal. Pero, mga minamahal, yan ay panlilin lang ng kaaway. May inihahanda po ang kaaway ng Diyos sa mundong ito, mga minamahal. Kaya kapag kulang ka sa pananalangin, mga minamahal, maaari ka malinlang ng kaaway ng Diyos. Ang inaakala mo, okay na, pwede na pala, normal na pala ulit ang mundo. Pero kapag Biblia ang ating pinag-usapan, mga minamahal, isa na lamang ay hindi nagaganap, mga minamahal. Ang pagtayo ng templo, mga minamahal, sa Israel, ang huling templo ng Diyos sa Israel. Yun na lamang, mga minamahal, dahil yung mga ibang relihiyon, mga minamahal, nagsama-sama na sila. Nag-usap-usap na, mga minamahal ko. Nasa Biblia lahat yan. Kaya nga, mga minamahal, ano yung tanging nating magiging sandigan, mga minamahal ko? Para hindi tayo malinlang, hindi tayo maagaw ng kaaway. Kasi, mga minamahal, yung kaaway ng Diyos, ginagawa niya na lahat ng paraan. Yung, minsan hindi natin namamalayan, mga minamahal, na inunti-unti tayong inaagaw ng kaaway sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Minsan kapag ipinagpalit mo ang pagdalo mo sa banal na gawain sa isang bagay na akala mong ay okay lang, mga minamahal, dahil sinabi mo, importante to, kaya hindi muna ako dadalo, hindi mo alam, inaagaw ka na ng kaaway, mga minamahal. Kaya kinakailangan natin maging mapanalanginin Kristiyano, mga minamahal ko. Dahil kapag nananalangin ka palagi, bibigyan ka ng wisdom ng ating mahal na Panginoon. Kapag palagi ka nananalangin, lalakas ang discerning spirit mo. Malalaman mo kung ito ba ay
patungkol sa Diyos, malalaman mo kung ito ba ay gawa ng kaaway, mga minamahal. Kapag kulang ka sa panalangin, ang iisipin mo ay okay lang. Importante ito, naunawaan naman ng mahal na Panginoon to. Tandaan natin, mga minamahal, wala na pong mas ibang importante, lalo na sa panahon ngayon, kundi ang pagdalo sa banal na gawain, mga minamahal ko. Wala mas ibang importante, mga minamahal. Yung mga pangangailangan natin, mga minamahal, kayang i-provide ng Diyos yan. Basta unahin mo palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang matakot sa mga pangangailangan mo. Huwag kang matakot sa kinabukasan mo. Basta lagi kang nasa banal na gawain, dumadalo. Nananalangin tayo palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong dapat ikabahala, mga minamahal. Hindi tayo dapat mag-alala, mga minamahal ko. Dahil kasi minsan sa ating pag-aalala na sobra, mga minamahal, na ipagpapalit natin ang ating pagdalo sa banal na gawain, mga minamahal. At aking nakaaway, mga minamahal. Be sober and be vigilant, ang sabi ng Biblia. Maging mapagbantay, ang sabi ng Biblia. Mangagpuyat sa pananalangin. Ibig sabihin ng mga minamahal, kinakailangan lagi mong binabantayan anumang pagkilos ng kaaway. Tandaan natin, anumang bagay, anumang kalagayan, anumang sitwasyon, sinumang tao ang naghahumahad lang sa iyo para makadalo ka sa banal na gawain, yan ay galing sa kaaway ng Diyos. Yan ay paraan ng kaaway ng Diyos para mahadlangan ka sa pagdalo mo sa banal na gawain, mga minamahal. Kaya huwag tayo makontento, mga minamahal. Nasa huling panahon po tayo. Anytime pwede pong mag-rapture, mga minamahal. Huwag tayo makontento na hindi natin nabubuo yung 3 times a week na pagdalo sa banal na gawain. Palagi natin naririnig yan sa banal na pulpito. Hindi lamang ngayong panahong ito, napakatagal na nung ating mahal na pastor ay tumatayo pa sa banal na pulpito. Laging pangaral ang ating mahal na pastor, tumalo 3 times a week, mga minamahal. Yan palagi ang bukang bibig ng ating minamahal at ginagana mahal na pastor. Dahil, mga minamahal, napakahalaga ng palagi tayo nasa banal na gawain. Dahil dito tayo nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, minsan, yung mga kasalanan natin, hindi natin nahihingi ng tawad during mga normal days na wala tayo sa banal na gawain. Pero kapag dumalo ka sa banal na gawain, mga minamahal, kahit hindi mo nasambit sa mahal na Panginoon yung kasalanan na yun, pero lumuhod ka at nanalangin ka, pinapatawad yon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi hindi lahat ng oras ating makita ang ating nagagawang pagkakamali, mga minamahal. Kaya nga dito ang sabi ng Biblia, sa banal na gawain, sa banal na pagtitipon, mga minamahal, dito tayo nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nililinis tayo ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kapag palagi kang dumadalo sa banal na gawain, mga minamahal, karapat dapat kang humarap sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kung kahapon nagkasala ka, hindi mo nabantayan ang kahinaan mo, pero dumalo ka sa banal na gawain sa araw na ito, nagsumamo ka sa mahal na Panginoon, lumuhod ka. Kung mag-rapture ngayon, kasama ka sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan, huwag tayo magpabaya sa pananalangin, mga minamahal. Huwag tayong mananalangin kapag tayo ay may problema na. Kapag malubha na ang ating karamdaman, doon lang tayo manalangin sa Diyos. Kapag malaki na ang iyong kinaharap na problema sa iyong negosyo, kapag nawalan ka na ng trabaho, doon ka lang manalangin sa Diyos. Hindi, mga minamahal. Kahit anong kalagayan natin, nasa kasaganahan o kahirapan, kinakailangan palagi tayong nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan ang buhay ng totoong Kristiyano. Mga minamahal, ang pananalangin gawin natin parang hininga natin, mga minamahal. Kapag hindi ka huminga, mamatay ka, ganoon din dapat. Kapag hindi tayo nanalangin para tayong mamamatay. Kapag hindi tayo nanalangin para tayo nanghihina, mga minamahal. Dapat ganoon tayo, mga minamahal. Maglaan tayo ng panahon sa ating mahal na Panginoon. Bigyan natin ng oras, mga minamahal. Hindi biro ang ating pakikipagbaka sa lupa. Hindi natin hawak ang mamaya. Hindi natin hawak ang araw ng bukas. Hindi natin alam, mga minamahal, may naghihintay na panganib dyan sa labas. Hindi mo alam, may naghihintay na panganib doon sa lugar mo, pauwi sa bahay. Subalit, bago mo nilisan ang pananalagawain, grabe ang iyong pananalangin, mga minamahal. Hindi magtagumpay yung panganib na yon sa mga anak ng Diyos. Kaya nga hindi natin alam ang araw ng bukas kung ano ang pwede mangyari. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari mamaya, mga minamahal. Ang tangi lang nating alam, kapag tayo ay laging nanalangin, wala tayong dapat ikabahala, mga minamahal. Anumang mangyari, anumang
Kaganapan ang mangyari sa mundong ito, mga minamahal ko, isipin mo na yung pinaka-nakakatakot na pwede mangyari sa mundong ito. Kahit malaglag ang mga bato sa langit, malaglag ang mga bituin sa langit, hindi ka matakot, mga minamahal. Kahit mabiyak ang lupa sa mundong ito, hindi ka matakot. Kahit pumutok lahat ng mga vulkan sa mundong ito, hindi ka matakot. Kapag punong-puno ka ng pananalangin, mga minamahal, wala kang katatakutan. Bakit, mga minamahal? Sumasa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamamagitan po ng matinding pananalangin, maniningas na panalangin, diyan po, mga minamahal, nahihipo ang puso ng Diyos. Yung mga panalangin natin, tutugunin ng ating dakilang Diyos. Yung mga problema natin, susolusyonan yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, iparamdam mo sa Diyos ang pag-ibig mo, mga minamahal. Kasi hindi mo mamaipaparamdam sa Diyos ang pag-ibig mo, ang sinsirong paglilingkod kapag hindi ka nananalangin na mahaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad lang yan sa isang relasyon, mga minamahal. Kapag kinakausap mo yung iyong sinasabing mahal, sinasabi mo doon sa tao, mahal mo siya, pero nagsasawa ka kagad makipag-usap sa kanya. Ilang minuto lang, ayaw mo na siyang kausapin, mga minamahal. Hindi siya maniniwalang iniibig mo siya. Ganoon din ang ating mahal na Panginoon. Iparamdam natin sa ating mahal na Panginoon, atin siyang iniibig, mga minamahal, upang maniwala ang Diyos na tayo ay nagmamahal sa Kanya, maglaan tayo ng mahabang panalangin. Mahabang oras sa pananalangin. Huwag mahabang oras sa mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Kung yung ating cellphone, hawak natin 2 oras. Yung ating cellphone, hawak natin, minsan higit pa, sa 3 oras. Pero kapag nanalangin ka, 3 minuto lang, mga minamahal. Ano ang aasahan mo ang kapangyarihan sa Diyos? Ano ang aasahan mo katugunan sa panalangin mo kung ganoon ka manalangin? Mas mahaba pang hawakan ng cellphone, mga minamahal. Tapos magtataka tayo, darating ang pagsubok, nangihina tayo, nalulumot tayo, natatakot tayo, mga minamahal. Eh samantala mas mahabang oras mo sa bagay sa sanlibutan kaysa manalangin sa Diyos. Dapat hindi po ganoon, mga minamahal. Dapat mas mahaba po ang oras natin palagi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung yung ating mga trabaho, yung ating mga negosyo, pinagdalaanan natin ang lakas, natatakot tayo na tayo ay malate sa ating trabaho, natatakot tayo na tayo ay i-terminate ng ating trabaho, natatakot tayo na pagalitan ng ating mga manager, masigit sa ating pinakamamahal na Panginoon, dapat, mga minamahal. Dapat mas takot kang malate sa banal na gawain. Dapat mas takot kang lumiban sa banal na gawain. Kailangan mas takot ka sa Diyos na magkulang sa Kanya, na makagawa ng kasalanan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ni Joshua, choose whom you serve. Sabi ni Joshua, kung gusto niyong paglingkuran ng mga Diyos-Diyos na ito, kayo ang bahala maglingkod dyan. Pero ang sabi ni Joshua, ask for me and my house, we will serve the Lord. Dapat ganoon tayo, mga minamahal. Dapat ganoon tayo. Laging priority ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, kapag pinaprioritize mo ang mahal na Panginoon sa lahat ng bagay, mga asahan mo, mga minamahal, kayang gawin ng mahal na Panginoon, smooth ang buhay mo. Kahit naglalakbay ka sa lubak-lubak na daan, maraming pagsubok kaliwat kanan, maraming pag-uusig, kayang gawin ng Diyos na smooth ang buhay mo. Kapag inuna mo ang mahal na Panginoon, kapag hindi ka nagpabaya sa pananalangin mo sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord! Tayo po'y umawit, mga minamahal, bago tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Maganda po ang ating mga mangaawit at mga manlulugtog. Praise the Lord. Ang panalangin po, mga minamahal, ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung iniibig po natin ang ating mahal na Panginoon, dapat mas mahaba ang ating panalangin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tiisin natin. Kahit puyat na puyat tayo, mga minamahal, kahit na pagod tayo, kung galing tayo sa trabaho, galing tayo sa ating mga negosyo, galing tayo sa paaralan, mga minamahal, tiisin mo, manalangin ka kasi ang dami mong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Napakadaming ginagawang mabuti ng ating mahal na Panginoon. Tiisin natin. Bigyan natin ang mahabang panahon ng Diyos sa pananalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Awitin natin yung panalangin ko sa Diyos. Walang ibang paraan para tayo ipagpalain ng mahal na Panginoon.
Walang ibang paraan upang masolusyonan ang ating mga problema, maalis ang mga hinagpis sa ating puso sa pamamagitan ng pananalangin sa ating mahal na Panginoon. Kapag lagi kang nananalangin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, mai-inlove ka lalo sa Diyos. Lalalim ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Lalo mo siya makikilala ng lubusan. Napakabuti pala ng Diyos. Sa sobrang kapaguran at ating physical na pangatawan, hindi na tayo makapanalangin, mga minamahal. Misa nakakalimot tayo sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya mga minamahal, mapalad yung kahit pagod na pagod, kahit sobrang hirap na hirap ang physical na pangatawan, sumalit, pinipilit panalangin, pinipilit makipag-uglayan sa Diyos. Habang lugod na lugod ang Diyos. Dati-dati nagigising ka ng napakaaga. Magkisi mo sa madaling araw, nagpupuri ka na. Nananalangin ka na sa mahal na Panginoon. Inahalap niya ng Diyos. Namimiss niya ng ating mahal na Panginoon. Miss na miss ang Diyos.
ko sa Diyos, ang buhay ko ay pagpalagi. At noon, hindi ka pa pinagpapala ng mahal na Panginoon. Noon na sa panahon ka ng kahirapan, pagsubok, awalan, grabe kang manalangin sa Diyos. Grabe kang umiyak sa mahal na Panginoon. Pero ngayon, pinagpala ka na ng mahal na Panginoon. Tinukod ang mga dalangin mo. Napakaganda ng kalagayan mo ngayon. Tapos na ang prayer life mo. Tapos na ang manalangin mo sa Diyos. Katulad pa rin ba itong dati? Katulad pa rin ba na unang pag-ibig mo ang panalangin mo sa Diyos? Last na po, mga minamahal. Kung kailan ako ba't hindi tayo manalangin ngayon sa mahal na Panginoon? Bago matapos ang awiting ito, mga minamahal, manalangin ka sa Diyos. Sincero, maningas, agonizing. Yung panalangin tumutulo ang bawi sa duhang mo. Tingnan mo, sariyak na bagay, pagalaw na Diyos sa iyo, mga kailangan. Suyuin mo ang Diyos! Suyuin mo ang mahal na Panginoon! Ay pagpalain at gawin matibay kahit lang. Kailangan bago tayo umuwi, marami tayong kapangyarihan kung taladala, mga minamahal. Panalangin mo ngayon, kapatid, yung kabigatan ng iyong puso, yung struggle mo, kung ano man yan, kita ng Diyos, ipanalangin mo ngayon. Nakikinig po ang ating mahal na Panginoon ngayon. Sambitin ang inyong mga labi, mga minamahal. Yung mga problema nyo, yung mga kalungkutan, kung ano yung nagpapalungkot sa inyo, mga minamahal. Yung mga struggle, yung nagbibigay lumbay sa'yo, ipanalangin mo ngayon, aalisin niya ng mahal na Panginoon. Pagtatagumpayin ka ng ating mahal na Panginoon, huwag mo sayangin ang pagkakataong ito. Nakikinig po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabihin niyo sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, hindi ko lang kaya ang problema ko. Kunin mo na itong problema ng ito. Mahal na Panginoon, nahihirapan na ako sa kalagayan ko. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, hirap na ako sa karamdaman ito. Pagalingin mo na, mahal na Panginoon. Kausapin mo ang ating mahal na Panginoon ngayon, mga minamahal. Kausapin niyo. Hallelujah.
Nakikinig po ang Diyos, mga minamahal. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Nakita niya, sincere ka. Pagod na pagod ka. Maaga ka papapasok sa trabaho mamaya, pero narito ka. Nagpupuri, nananalangin sa ating mahal na Panginoon. Pagpapalain kalubos ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating po mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, salamat po sa araw na ito na aming nabagtagumpayan ng magdamagang pagpupuya at pananalangin, mahal na Panginoon. Salamat po sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, na sa tuwing kami po ay nananalangin sa iyo, lumalapit sa iyo, nariyan ang iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Nariyan ang iyong protection, katugunan, mahal na Panginoon. Pag-iingat, mahal na Panginoon. At lalong higit kapag kami ay nananalangin, ikaw ay suma sa amin, mahal na Panginoon. Wala kaming sinumang dapat katakutan. Wala kaming dapat ipangamba, mahal na Panginoon. Sa tuwing kami nananalangin, mahal na Panginoon, nadarama ka namin na malapit ka lamang sa amin, mahal na Panginoon. Salamat. Mahal na Panginoon, hindi kami magtagumpay sa aming paglilingkod kung hindi ka namin kapiling, mahal na Panginoon. Kaya panghawakan mo ang bawat isa sa amin na laging magningas ang pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Na laging in love sa iyo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hindi magsawang maglingkod, hindi magsawang magpuri. Hanggang sa ulit muli mong pagbabalik, kahit pigang-piga na ang aming pisikal na pangatawan, magpupuri kami sa iyo, mananalangin kami sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya panghawakan mo kaming mainam, panghawakan mo kaming lubos, mahal na Panginoon, na kami datnan mo po mainit na naglilingkod sa iyo, sumusunod sa banal na kalooban, hanggang sa ulit muli mong pagbabalik, mahal na Panginoon, maging aming mahal na pastor, patuloy mo bigyan ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan nagmumula sa iyo, na sa iyong pagbabalik si kapiling namin sa rapture, mahal na Panginoon. Pagpalain mo at pag-ingatan mo rin, beloved children, sa punang buong Almeida family, mahal na Panginoon. Ang aming mga loved ones, mahal na Panginoon. Abutin mo rin ang aming mga dalangin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak, tapat na sisumikap maglingkod sa iyo. Sama ka pang iyong pangalan ni Jesus. Amen, amen. Manalangin tayo mga minamahal sa ating mga pangailangan. Ipatong isang kamay sa ulo. Kung ikaw ay may karamdaman sa kamay, sa parte ng katawan na meron pong nararamdaman, maging sa ating mga live webcast viewers, hawakan niyo po ang inyong device o TV, kung ano man po ang inyong pinapanooran, at ang isang kamay ipatong ninyo sa parte ng katawan na inyong may karamdaman. Isipin po natin ang mga pastor ang naglihas sa atin. Kung napakabila tayong problema, itaas ang dalawang kamay. Sama-sama po tayo manalangin, mga minamahal. O po, mapagpalang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal po ni Jesus sa unat dalangin na aming minamahal ginagamang lapas sa Wistrad Almeda. Sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman sa aming mga pisikal na pangatawa. Ubus, ibon, trangkaso, lagnan, COVID-19, TB, diabetes, cancer, leukemia, cast out in the name of Jesus. Lumayas kayo lahat sa mga kapatid pangalas. Be healed. Be healed right now in the name of Jesus. Di mo nyo na pagsubok. Di mo nyo na problema. Kahinaan, palupay-pay, pag-alinlangan. Hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa pagdalo sa panalagawain, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Cast out in the name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay tatalon at sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, pero wag na po masyadong malakas, mga minamahal, dahil umaga na po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pagluwati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. God bless you po, beloved brethren. We love you in the Lord. But our dearest Jesus loves you more and more. Praise God. At bago po tayo, mga minamahal, dumako sa ating pong mga mahalagang announcement, mga minamahal. Tayo po muna ay kukuha ng special offering, mga minamahal. Kung napansin niyo po, mga minamahal, yung pagpasok po ninyo sa gate ng ating pastoral, nariyan po na napakalinis na po sa kaliwang bahagi kapag kayo ipapasok sa pastoral. Sinementado na po yan, mga minamahal. Talagang kapag yan po ay natapos, ang ating proyekto po ay magdadagdag po tayo ng mga pasting house, mga minamahal. Dadagdagan po natin yung ating mga parking sa ating mga kapatirang may sasakyan, mga minamahal. Kaya kinakailangan po natin, mga minamahal, ng financial para maipagpatuloy po ang mga proyektong ito, mga minamahal.
Habang nariyan mga minamahal na may mga gumagawa po, mga minamahal, mas mainam na magtuloy-tuloy po ang pagpapaayos ng ating pong pastoral house. Mga minamahal, marami pong proyekto ang ating mga beloved workers, mga minamahal, ating beloved OP, mga maraming proyekto po na mapaganda po, maisaayos ang ating pong bahay-sambahan para sa ating pong lahat ito, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, wala pong ibang aasahan ang ating pinakamamahal na Panginoon, kundi tayo pong mga tapat na anak ng Diyos, mga minamahal, tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon, tayong mga umiibig po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po ito sa pilitan, mga minamahal, dahil mas masarap magbigay kapag galing po sa ating mga puso, mga minamahal, magaan po sa ating kalooban, mga minamahal, alam na po naman natin ang sikreto ng pagpapala, mga minamahal, the more you give, the more you receive, mga minamahal. At kaya nga tinawag siyang sacrificial giving, mga minamahal, ito po ay napakatamis sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kasi naibigay mo na yung iyong tithes, love and offering, subalit kailangan pa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, may pangangailangan pa ang ating banal na iglesia, subalit nagbigay ka pa sa ating mahal na Panginoon. Yan po ay sobrang napakatamis sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, ibabalik po yan ng libu-libong beses ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi naman po sinungaling ang ating mahal na Panginoon. Kapag sinabi po ng Diyos na ito po ay ibabalik niya sa inyo, pagpapalain kayo ng lubos ng mahal na Panginoon, mangyayari po yan, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag tayong manghimago dahil sa kapanahunan, mga minamahal, yung ating itinanim, aanihin po natin yan lahat, mga minamahal. Kaya mga minamahal, narito po ang ating mahal na kapatid, beloved brother Isidro Kapili, praise God. Nandiyan po ba siya? Wala po ang ating beloved brother Isidro Kapili. Atin na lang pong ipanalangin ang ating mahal na kapatid, beloved brother Orlando Magaling, praise God, ang ating pong special offering upang pagpalain po ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen, praise God. God bless po, beloved preacher Mark. Mga minamahal, kami kasama na lang para sa ating pagkakalob. Dakila at magpapalang Diyos sa mabanal, sa kataas-taasan, Diyos na makapangalian sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon, sa pangunan at panalangin ng labad ng Apostol, with the Adamita, minsan pa mga panahon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat, maging sa mga pagpapala at biyaya. Kaya narito po ang iyong mga anak. Tanggapin mo po, paspasan po, langisan mo po ang bawat pagkakalob na aming mga special offering upang sa gayon ay patuloy magamit mainam sa ministeryong ito. Sa bawat masayang nagkalob mga Panginoon, patuloy at patuloy mo pong pagpalain lubos in the mighty name of Jesus praying. Amen and amen. Po, mga minamahal.
pagpalain po tayo ng lubos ng ating pinakamamahal. Praise God. Tayo po mga minamahal, idara ko lang po sa ating mga mahalagang announcement. Ang ating pong banal na gawain, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po yan. Sa araw po ng bukas, mga minamahal, ay Linggo. Praise God. Tayo po ay sama-sama dito sa baliwag na ang ating pong banal na gawain, mga minamahal, magsimula po ng alas 9 ng umaga, matapos po ng alas 3 ng hapon, at sa dako po ng San Ildefonso, mga minamahal, magsimula ng alas 10 ng umaga, matapos po ng alas 3 ng hapon. At ang ating midweek service po, ganun pa din mga minamahal, araw po yan ng Miyerkules, magsimula po ng alauna ng hapon, matapos ng alas 5 ng hapon, praise God. At ang ating pong overnight Friday service, mga minamahal, katulad po ngayong araw na ito, nagsimula tayong alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 po ng madaling araw, praise God. At kung wala na naman pong additional announcement, praise the Lord, tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa ating pong pananalangin, sa ating pagtatapos. Narito po ang ating beloved elder, beloved brother Remejo Herrera, upang ipanalangin po ang ating pagtatapos. Praise God. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos, mapagpala namin lahat, aming pinakamamahal na Jesus. Sa una't dalangin na aming beloved Pastor Luis Trad Almeida, maraming maraming salamat, mahal Pinoon, sa gintong pagkakataon na ito. Muli mo kami pinagsama-sama, pinagtipon sa umagang ito. Matapos namin may isagawain mo ng kalooban, tunay kami pinagpala, mahal Pinoon. Maraming maraming salamat po, mahal Pinoon, sa mga papuring awitin na inalay namin sa iyo, sa mga buhay na patuloy namin na pakinggan, naway nagsilbing kalakasan namin sa pananampalataya sa iyo. Maging sa patuloy na kakaloob sa ibang nagawain, maraming maraming salamat din, mahal Pinoon, sa banal at matamis na presensya patuloy mo pinagkakaloob sa bahay sa amin. Patuloy ka lang namin, kasama ka namin palagi sa aming pagtitipon. At higit namin pinasalamatan, mga Pinoy, ng Ebanghelyo ng kaligtasan namin na pag-aralan sa umaga ito. Nawing naging karagdagang kaalaman namin sa paglingkod sa iyo hanggang sa iyo yung pagbabalik. At dalangin namin, mga Pinoy, kung paano mo pinariting na ligtas sa dakong ito, ganun din sa aming pasamalantang pagwaiwalay. Ikaw po mag-ingat sa bawat sa amin para tingin mo kami ligtas at mapayapa sa aming mga tahanan. Patuloy mo kami samahan ng dakilang pag-ibig at sunod na muling araw na bilagawain. Muli mong ibalik ang basa sa amin. Andiyan ang kalakasan, patuloy mo ipinakakalaob. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at makapayarang pangalan Jesus. In Jesus name we pray. Amen, amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved brethren. Magkamayan. Hirap ba?